May pagkaambol pa pala itong si Dillon Brooks sa mga idol. Yan ay matapos lang ang sabi nito kay Kyrie Irving. Pero bago natin niya pag-uusapan ay ito muna ang nakakatakot na nangyari kay Paul George. Well, sa fourth quarter kasi mga idol ng maganda, dikit na laban ng OKC at pati na rin ng Clippers, ay ito nga si Paul George ay re-rebound nang masanggi nga siya ng binte na ito nga ni Lu Dort na nagresulta nga na ma-hyperextend ang kanyang tuhod. Well mga idol, I think we can all agree na sa unang tingin pa lang ay hindi na maganda ang hyperextension ng tuhod neto ni PG-13. At mga idol, lalo pa nga yang nakumpirma dahil hindi nga siya agad nakatayo. At sabi pa nga mga idol, nung umalis na ng arena itong si Paul George ay nakasakay nga daw siya at hindi siya naglakad. So ibig sabihin mga idol, masakit talaga itong naramdaman ni Paul George. Dahil hindi nga yan natural na movement ng ating tuhod. Alam naman natin na palabas ang natural movement at hindi paloob. Kaya naman mga idol, talaga namang prayers up para dito kay Paul George. Dahil hindi natin alam kung ano ang severity ng kanyang injury. Pero ayon nga dito sa isang doktor sa Twitter, maaari nga daw ACL, PCL or MCL depending nga daw sa direksyon ng force ng pagka-injured na ito ni PG-13 or joint capsule injury. So hopefully mga idol, kahit ganito ang itsura ng injury ni Paul George ay hindi naman ganun kaseryoso. Let's hope for the best case scenario dito nga sa tuhod na ito ni Paul George. And hopefully ay hindi na rin siya magtagal at makabalik din dahil alam naman natin na Clippers ay hindi pa sure sa playoffs. Dahil may mga teams pa rin na gusto pa rin umangat, kasama na dyan yung kalaban nila ngayon na Thunder at marami pang ang ibang mga NBA teams. Pero sa ngayon, abangan natin ang next update dito kay Paul George and hopefully maging good news nga ito patungkol sa kanyang knee injury. At ngayon mga idol ay pag-usapan na nga natin ang sinabi ni Dillon Brooks na medyo nagpagulat nga sa maraming NBA fans lalo na ang kanyang mga haters. Sa kanya kasing post-game interview after ng laban nila ng Dallas Mavericks kung saan nakaharap niya si Kyrie, sabi niya dito, "He's just like Kobe. He's just like Jordan and those guys. He plays the game at a different pace. He uses both hands, mid-range god. And that's where I want to be at one day, be able to shoot the ball more." Well mga idol, ang mga NBA fans nagulat dyan at sinabi nga na itong isa, "The first respectful thing we've ever heard him say." At ito pa mga idol, Dillon Brooks being nice, did not expect to see this. Yan nga mga idol ang payag neto ni Dillon Brooks sa kanyang interview na nagpagulat nga talaga sa maraming NBA fans. First time nga daw nila yatang nakita sa buong karera neto ni Dillon Brooks na siya'y magsalita ng maganda about nga sa kanyang mga kalaban, sa kanyang mga competition. Binigyan niya ng respeto si Kyrie Irving after the game mga idol. Kahit na to na hindi nga kinuha ni Kyrie yung kanyang jersey, hindi siya pinansin. So yan mga idol ay kinatuwa kahit papano ng maraming haters neto ni Dillon Brooks dahil breath of fresh air nga daw mula kay Dillon Brooks dahil alam naman natin na parang every other day ang balita kay Dillon Brooks ay siya nga ay nang totont, nang trash talk at very disrespectful toward kanyang opponent. Pero ngayon mga idol, ibay natin ang araw, ibay atang nakain ni Dillon Brooks dahil ngayon ay binigyan niya ng respeto ang kanyang nakalaban ni si Kyrie Irving. So parang deep inside nga no mga idol, may natitira pang humbleness dito sa katawan ni Dillon Brooks. At hindi lang pala talaga siya panay pagyayabang, hindi lang siya panay pang tetrash talk at nagbibigay din ng respeto sa kanyang mga kalaban. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa naging payag ni Dillon Brooks? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.